Binansagan si Liza Soberano na may pinakamagandang mukha ng mga netizens at madalas din may ibang mga tao na sinasabi na doppelganger daw ni Liza at kahawig daw niya. Narito ang ilan sa mga binansagan na kamukha daw ni Liza Soberano dito sa bansa at sa ibang bansa. The Philippine Showbiz List presents mga local at international na kamukha ni Liza Soberano. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Kate Valdez. Marami ang sumang-ayon at marami din ang bash kay Kate when some people reminded her na kamukha niya si Liza Soberano. During the Anak ni Waray versus Anak ni Biday media conference, pinasalamatan ni Kate ang mga tao na nagsasabi na siya ay may hawig kay Liza. Paliwanag naman ni Kate sa interview, "Ako po masaya ako dahil nga nakikita nila sa akin si Miss Liza Soberano, pero mas gusto kong ihiwalay sarili ko dahil iba nga po ako sa kanya." Nang matanong siya kung na-meet na niya si Liza in person, sinabi ni Kate na hindi pa nga po, sana po ma-meet ko siya. Nang simulang banggitin ng mga tao ang similarities nila ni Liza, nagsimula rin siyang makatanggap ng mga hate comments at harsh criticisms. Sinasabi nila na sinasadya raw umano niya na kinukopya si Liza to look attractive and relevant at the same time. Ngunit pinabulaanan niya ito. Anya, actually hindi naman po ganun kalaking bash yun. Yung mga sinasabi lang na mas maganda si Liza, pero tanggap ko naman po yun eh. Inamin rin niya na si Liza is way better than her. Maureen Robelwitz. Ang Asia's Next Top Model Cycle 5 winner na si Maureen ay nakilala bilang ang unang Philippine representative na nanalo sa title. Ever since na lumabas siya sa show, ang mga viewers ay nanotice na kamukha sila ng world's second most beautiful face ng panahon na yon na si Liza Soberano. Ngunit bago pa man siya nanalo sa Asia's Next Top Model, sinasabihan na si Maureen na ka-look-alike niya si Liza. Sinabi ni Maureen na masaya siya na maikumpare kay Liza, na tinatawag na one of the prettiest faces in the country. Sa kanyang interview sa Head Start sa ANC, sinabi ni Marina, "I take it as a compliment because she's gorgeous and she's also very successful." Ito ang ilan sa mga photos na nagpapakita na magkamukha sila ni Liza. Rocking sunnies, whether shades on, sino man ang makakakita sa mga photos na ito ay mahihirapan i-distinguish kung sino si Maureen o si Liza. Full bangs all the way, dahil na rin sa trend silang dalawa ay nagkaroon noon ng Korean full bangs. Seductive sirens who knew nail biting was a habit they may both twin at two. Gulay Girl. Isang photo ng isang batang babae habang nagtitinda ng gulay somewhere in Gordon Heights, Olongapo City ang naging viral noon online. Tinawag siya na Gulay Girl. Maraming tao ang nagsabi na kamukha niya ang aktres na si Liza Soberano. Ang original photo ni Gulay Girl ay pinost sa Facebook page na kami ang batang gapo na may caption na Gulay Girl ng Gordon Heights, saludo po kami sa inyo, mabait na at ikinakarangal ang kanyang trabaho. Sana maging inspirasyon sa kabataan ngayon. Ayon sa admin, si Gulay Girl ay may totoong pangalan na Marian at 13 years old siya ng panahon na yon. Luke Plowden. Trending ngayon si Liza Soberano dahil sa pagpansin ng Thai celebrity na si Luke Plowden sa pagkakahawig nila. Ayon rin sa mga sinasabi ng mga netizens, si Luke ay isang Japanese-American actor at model na nakabase sa Thailand. Ilan sa mga proyekto kung saan siya ay kasali ay ang Wolf at Wake Up Ladies 2, Very Complicated, kung saan ay pareho siyang gumanap ng mga support roles. Sinabi niya sa kanyang tweet na sumasang-ayon siya sa sinasabi ng kanyang mga Pinoy fans na magkahawig sila ni Liza. Ayon sa post ni Luke ay, "Hi Liza Soberano, I've heard from many Filipino fans that I kinda look like a male version of you. I guess I can see that." Agad na nag-viral ang tweet ni Luke. Sa ngayon ay mayroon na itong 9.6k retweets at quote tweets at mayroon na ring 59k reactions. Maraming mga fans ang sang-ayon din na magkamukha nga ang dalawang celebrities. Noong Webes, January 28, sinagot na ni Liza ang tweet ni Luke. Sumang-ayon si Liza sa sinabi ni Luke na magkahawig nga sila. Ayon sa tweet ni Liza, "Hello, long-lost brother." Mariel De Leon.
Si Mariela ay ang pang-apat na anak ni Christopher De Leon at Sandy Andolong at nanalo sa 54th edition of Binibining Pilipinas pageant. Isa sa mga napansin ng mga netizens noon ang pagkakaroon niya ng resemblance sa kapamilya actress na si Liza Soberano. At pagkatapos nga na makoronahan ni Mariel bilang Miss International Philippines, nag-fangirl siya kay Liza nang magkita sila face-to-face na mag-guest siya sa ASAP para sa opening ng show. Sa isang Instagram post ni Mariel, shinare niya na naghintay siya kay Liza sa backstage pagkatapos ng kanilang number upang personally na humingi ng photo kay Liza. Ayon kay Mariel, "She really has one of the most beautiful faces in the Philippines. I really waited for her backstage so I could sneak a quick selfie in." Chris Nuki. Isang photo ng model na si Chris Nuki na nakabikini ay naging trending noon sa internet pagkatapos na inakala na siya ay si Liza. Dahil sa tantalizing eyes, distinct features and a killer smile to top it all, akalain mo talaga na siya ay si Liza. Ang photo niya ay naging viral sa Facebook at online publications at nakakuha ng thousands of likes at shares. Si Chris Nuki ay lumabas sa maraming commercials at print ads. Lumabas din siya sa Minute to Win It ng ABS-CBN. Both overwhelmed and flattered, nagpost si Chris sa kanyang Facebook account na nagpapasalamat sa lahat na nakapansin sa kanya at nag-request sa mga taong na disagree na huwag siyang i-bash. Diana Silvers. Si Diana ay isang American actress at model. Kilala siya sa kanyang roles bilang Hope sa comedy film na Booksmart noong 2019, Maggie sa horror film na Ma, at Erin Nared sa Netflix comedy series na Space Force. Siya ay pinanganak sa Los Angeles sa isang Swiss mother at Jewish American father. Gaya ni Liza, si Diana rin ay isang actress model. Lumabas siya sa mga editorials sa mga magazine gaya ng Vogue India, Marie Claire, and Elle UK. Nancy McDonnie of Momoland. Si Liza at Nancy McDonnie ng Momoland ay nagkita na nga noon pagkatapos ng maraming taon na tinatawag sila na magka-look-alike. Ang K-pop star ay nagpost sa kanilang photo sa Instagram at sinabing, "Nice meeting you, Liza." Ayon sa report noon, si Nancy at ang ibang mga member ng Momoland ay nag-ask kay Liza para sa isang picture sa backstage sa ABS-CBN Christmas Special noong 2019. Sa loob ng maraming taon, ang mga fans ay sinasabing sina Liza at Nancy are each other's Filipino-Korean doppelganger. During sa isang Facebook Live session ng Momoland noong April 2018, sinurge ni Nancy ang mga pics ni Liza online at nakita kanyang ka-look-alike for the first time. Napa-oo at asa photo ni Liza at sinabing kamukha ni Liza si Ariana Grande. Si Liza mismo isang K-pop fan at sinayaw pa nga nito noon ang Momoland hit na Boom Boom kasama si Enrique Hill. Nakuha nito ang atensyon ng grupo noong June 2018 at sinabi ni Nancy na, "She actually can dance, we're so honored and thankful." Noong August 2018, sinabi ni Liza sa PhilStar na, "Ako po, di ko nakikita personally. She's really beautiful but ako po, I don't see that we look alike. But she's really very beautiful and talented." Hailey Mendez. Agaw atensyon noong 2018 si Hailey sa social media dahil parang hinalong Nancy McDonnie ng Momoland at Liza Soberano ang mukha niya. Na-feature rin si Hailey sa Facebook page ng Gorgeous Girls. Nakasama si Hailey Mendez sa serye nila Ding Dong Dantes at Janeline Mercado na Descendants of the Sun. Maria Fabiana. Si Maria ay isang Brazilian fashion model dito sa Pilipinas under IM Agency Manila, ang parehas na modeling agency na nagahanda sa career ng former Pinoy Big Brother, Lucky Season 7 housemate na si Tanner Mata. At pumasok sa PBB bilang house guest noong 2016 na tumalo kay Maymay Entrata and Kisses de Lavin sa Miss Pinoy Big Brother. During sa kanyang stay dito sa Pilipinas, ang kanyang fanbase ay mas dumami. Isa sa mga Instagram posts niya ay nag-share siya na gusto niya na mas tumagal pa na mag-stay dito sa Pilipinas. At ang iba rin sa kanyang mga fans ay napapansin ang kanyang mga resemblance kay Liza Soberano. Ang kanyang looks ay very much na may pagkatulad kay Liza. The two have astonishing resemblance from those deep set brown eyes to thin lips. Isa sa mga Instagram photos niya ay will have you do a double take at mapapaisip ka na lang kung bakit makikita mo sa kanya si Liza. Si Maria ay nagpost na rin sa maraming magazines kasama na sa preview at makikita sa maraming billboards. Sa lahat ng mga nabanggit, sino para sa iyo ang pinakakamukha ni Liza Soberano?
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!